Umabot na sa mahigit 2 kilometro ang lava flow mula sa crater ng bulkang Mayon. Kaya naman mahigpit ang payo ng FIVOLCS sa mga residente na sumunod sa mga magiging abiso ng otoridad. Samantala, kanya-kanyang diskarte naman ang mga bakwit para kumita habang nasa evacuation center. May ulat si Joshua Garcia live. Joshua? Audrey, para-paraan lang. Ito ang sabi ng ilan nating mga kababayan na hindi pinalalampas ang pagkakataon na kumita ng pera kahit nasa evacuation centers. Pagtitinda at mani pedicure, ilan lamang ito sa mga diskarte ng mga evacuees sa Albay na apektado ng pag-alboroto ng bulkang Mayon. Kesa nga naman tumambay maghapon habang nakatunganga at maghintay ng tulong na nanggagaling sa pamahalaan, ahensya ng gobyerno at ilang pribadong sektor, mabuti na raw na mag-inat-inat at magkusa ng humanap ng sideline. Karamihan kasi sa mga bakwit, lalo na yung mga nakatira sa danger zones, tumigil sa kanilang hanap buhay habang ang iba'y nawala ng pagkakakitaan. Kaya naman si Nanay Annabel, imbis anya na magbantay lang ng apo maghapon, namumuhunan ng kaunti para sa kanyang munting sari-sari store para may panggastos na rin sa araw-araw. Kasi nakita ko walang mga tindahan. Yung minsan maghanap sila ng kape, yung bitchin, ganyan. Kaya nagtinda-tinda rin ako dito. Ang tubo din, nagro-rolyo lang, balik-balik lang. Nakatunganga dito. Naghihintay ng ayuda. Si Mary Joy naman, dating tumatanggap ng labada, nagre-rebound at kung ano-ano pang pinagkakakitaan. Pero nang lumikas, in demand naman ni kurista na ngayon sa evacuation center dito sa Barangay Salvacion. Hindi man malaki kumpara dati, makatutulong na rin sa 3 niyang anak. Nagdadalang tao pa siya ngayon. Totally financial talaga yung kailangan dito. Hindi naman laging dilata. Saan ka kukuha kung hindi ka magtatrabaho? Kung hindi ka didiskarte? Samantala, batay sa datos ng FIVOLCS, ay patuloy pa rin ang serye ng seismic activity ng Mayon. Sa public briefing laging handa, sinabi ni Dr. Teresito Bacolcol, officer in charge ng FIVOLCS, humaba ang mabagal na effusion ng lava flow sa Misigali sa 2.1 kilometers. Bumaba naman sa 959 tons ng sulfur dioxide ang binugad ng bulkan kahapon. Mayroon rin 296 rockfall events at 7 ang dome collapse pyroclastic density current events. Kaugnay nito, ay patuloy ang paalala ng FIVOLCS sa mga residente na maging mapagmatsyag sa pyroclastic density currents, lahar, at sediment-laden stream flows. At dahil nananatili ang alert level 3 sa bulkan, inaasahan pa rin ang high level of unrest ng magma na maaaring magresulta sa hazardous eruption. Yung sulfur dioxide emission po sa Mayon Volcano, bumaba po 595 tons per day between yesterday and today. Yung lava flow naman po, umabot na ng, medyo humaba naman from 1.3 naging 2.1 kilometers na from the crater. Kasi hindi po sila papasok sa permanent danger zone. Opo. Ligtas po sila. Audrey, sa pag-ikot naman namin kanina sa ilang evacuation center sa Santo Domingo at iba pang bayan, nakita natin na kasama ng mga pulis ang mga uniform personnel ng lokal na pamahalaan nagbabantay para nga tiyakin ang kaayusan at seguridad ng mga bakwit at yung kanila nasasakupan habang hinihintay ng lahat na bumalik sa normal ang sitwasyon sa paligid ng bulkan. Audrey. Okay, Joshua, kaninang umaga na pag-usapan natin na medyo nagawan na ng paraan yung ventilation, maging yung mga water filtration. Pero sa pag-iikot po sa mga evacuation center, may mga non-government organization ba na nagsasagawa ng mga humanitarian operations at nagbibigay ng mga donations? Audrey, wala tayong masyadong napansin kanina ng mga non-government organizations sa maliban sa Philippine Red Cross na nandoon para magpamigay ng hot meal sa may Barangay Caloyucay, Sitio, Soton, Santo Domingo. At yung nabanggit mo kanina na ventilation, yung napag-usapan natin kanina, nakita rin, nadatnan din natin dun sa particular na evacuation site na yon na nagdadagdag sila ng karagdagang palikuran. Na nung una ay meron lamang 4 para sa kulang-kulang 200 evacuees, ay ngayon ay naging 8 na. At isang napansin natin kanina nung pababa na tayo ng bundok ay yung truck ng DSWD para magsagawa ng distribution ng mga relief goods at non-food items. Audrey. Okay, Joshua, sakaling may mga nanonood ngayon na mga kababayan natin na may mga mabuting loob at gustong mag-abot ng tulong sa ating mga kababayan dyan sa mga evacuation center, saan ba sila dapat pumunta para ibigay yung kanilang mga tulong?
Buti na itanong mo yan, Audrey, no? Nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng Albay, si Governor Edsel Grex Lagman, ng isang paraan para makapag-donate yung mga mabubuting loob sa ating mga kababayan dito sa Albay. Maaari sila makipag-ugnayan sa Albay Public Information Office. Hanapin lang ang kanilang official Facebook account sa FB na Albay Public Information. Audrey? Okay, ingat kayo dyan at maraming salamat, Joshua Garcia.